guys! Welcome back to my YouTube channel! I am Jamie Despe! Kamusta? Usapang salary na naman tayo, best, dito sa ating vlog. Tatalakayin natin, guys, kung magkano ba ang sinasahod ng mga civil engineer internationally. I mean, global, around the world. At ano-ano ba ang mga klase or occupation as a civil engineer ang talagang patok or mataas talaga ang sahod internationally. So if you're new to my channel, don't forget to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa aking mga uploaded vlogs. And also, don't forget to follow me on my social media accounts. And give this video a thumbs up, guys. Please give this video a thumbs up. So, okay, let's get started, guys, with the highest paying civil engineering careers internationally. Ito muna yung umpisahan natin, guys. So, ang pinaka mataas na sahod ng civil engineer career internationally is if you are an engineering project manager. Magkano ba ang sinasahod or range ng sahod ng isang engineering project manager internationally? Ang range, guys, ng salary is yung annual salary ay 2,812,500 pesos to 7,486,450 pesos annually. Yun yung range. Which, if you convert it to monthly salary, it's 234,000 pesos to 623,000 pesos per month na sahod in pesos. Diba, guys? Masyadong malaki. Parang sa isang buwan, kalahating milyon na agad. And pagdating ng ikadalawang buwan, milyon na agad siya. Eto, guys, ha, sinasabi ko sa inyo in Philippine peso. Pero yung pinakasahod na to, guys, is internationally. So, sa buong mundo. Eto yung average na range. Next one, guys, na highest paying civil engineer career internationally is if you are a senior civil engineer. Most likely, ang range nito ng salary annually is nasa 3.1 million pesos to 6.7 million pesos. Na if you are going to convert it to monthly salary, it's 258,000 pesos to 565,000 pesos per month. Malaki pa rin, di ba? And yung pangatlo, guys, is if you are a civil engineer. Talagang civil engineer. Yun lang, hindi naman siya sinabing senior engineer or manager, basta ikaw ay isang civil engineer. Most likely, guys, kapag ikaw ay civil engineer internationally, sa ibang bansa ka nagtatrabaho or sa buong mundo, your annual salary range is nasa 3.3 million pesos to 4.75 million pesos. Kung i-convert natin siya sa monthly salary, ang amount niya is nasa 275,000 pesos to 395,000 pesos. Yun yung average na range. So, malaki na talaga siya, guys, di ba? Pero, guys, ito ha, internationally, meaning globally ito. So, depende pa rin, guys, sa cost of living mo. Kung baka naman sa bansa na yun, guys, is masyadong mahal yung cost of living. So, ayun, hindi rin siya ganun kalaki kasi magagastos mo rin, expenses mo rin yung halos kalahati. So, ang masisave mo is half lang, di ba? Kaya, pag-iisipan pa rin natin yan, guys, kung tayo ba ay mag-a-abroad or hindi. Kaya, try nyo, guys, panoorin din yung aking vlog about sa pag-a-abroad kung ikaw ba ay karapat-dapat na mag-abroad. Karapat-dapat. Talagang ready ka ba mag-abroad? Ano yung mga dapat mong alalahanin kapag ikaw mag-a-abroad? At kapag ikaw ay mag-a-abroad, I will put the link in the description box below or dyan sa taas. Ilalagay ko siya. So, ayan, guys, let's move on now to the highest paying countries for civil engineers. Sampo, guys, yung ibibigay ko sa inyong countries. And unahin natin dun sa pinakamura, yung pang number 10. Ang pang number 10 dito, guys, is yung Netherlands. Annually, guys, is nagpapasahod sila ng around 2,030,000 pesos. Yun yung annual salary average sa Netherlands. Which makes them to the top 10 na pinakamataas na nagpapasahod sa mga civil engineers. Pang top 10 si Netherlands. Yung number 9, guys, is yung United Kingdom. Sa UK, guys, is nagpapasahod sila most likely ng around 2,034,000 pesos annually para sa ating mga civil engineers. Yung pang number 8, guys, is yung bansang France.
Sa France naman, guys, nagpapasahod sila in average annual salary para sa mga civil engineer ng around 2.1 pesos per month. The next one, guys, yung ating pang number 7 is yung Germany, na nagpapasahod average annual salary around 2.2 million pesos per month. The number 6, guys, is yung Canada, na nagpapasahod on the average amount of annual salary ng 2.3 million pesos per month. Next one, guys, pang-5 is yung Australia. Nagpapasahod, guys, on the average annual salary of 2.7 million pesos per month. The fourth one, guys, pang-4 na tayo, is yung USA. Sa USA, guys, nagpapasahod sila average annual salary of 3.1 million pesos annually. The third one, guys, is yung Norway. Meron silang annual average salary of 3.3 million pesos. Next one, guys, pangalawa na tayo, is yung Denmark. They have an annual average salary of 3.5 million pesos per month. And guys, dito tayo sa number 1, pinakamataas magpasahod ng mga civil engineer. Dito sa buong mundo, guys, ang number 1 na may pinakamataas na average is yung bansang Switzerland. Grabe, guys, no, Switzerland, di ba ang ganda-ganda ron? Isa to sa dream ko talaga na mapuntahan, guys. At nagulat ako nung ni-research ko na si Switzerland ang may pinakamataas na average annual salary ng pagpapasahod sa mga civil engineers. Amounting to 3.8 million pesos annually yung pasahod nila, guys, sa mga civil engineers. So, yung mga nabanggit ko kanina, guys, di ba, nag-umpisa tayo dun sa top 10 na 2 million 30,000 pesos per month and yung highest na si Switzerland, di ba, na 3.8 million pesos per month. So, di ba, guys, kanina, nag-umpisa ako sa top 10 papunta dun sa top 1. Yung pinaka mababa dun sa top 10 is si Netherlands na meron siyang annual salary na 2 million 30,000 pesos per month and si Switzerland na number 1 natin na meron siyang 3.8 million pesos annual salary average. Eh si Pilipinas, magkano ba ang average annual salary ng mga civil engineer dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, guys, and yung sinabi ko rin dun sa past vlog ko kung magkano ba yung highest average the salary dito sa Pilipinas sa mga civil engineers, sinabi ko na 79,600 pesos per month yun. So, if you are going to multiply it by 12 months, that costs to 955,200 pesos per month. So, hindi pa umabot ng milyones. Pero huwag kayong mag-alala, guys, kasi that data was only average. So, malay mo, kapag ikaw nagtrabaho dito sa Pilipinas, beyond the average ka, di ba? Kaya, hindi naman to pangkalahatan. That is just the average. Para meron kayong knowledge ng mga range ng sahod dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. And that's it, guys. Thank you for watching this vlog. Don't forget to click the subscribe button and hit the thumbs up dito sa aking video. Thank you very much, guys. Keep safe and God bless.